Welcome to my YouTube channel! So this video is about history of ICT in the Philippines. Upon completion of this video, you could be able to learn the history of ICT in Philippines. Bago nagkaroon ng ICT sa Pilipinas, yun yung before 1928, ang telecommunication sa Pilipinas ay nagrupo-grupo. So you could only call people within your own city lang or within your small city lang. So yun yung doon nag-umpisa ang ICT sa Pilipinas. Then noong 1928, ang telecommunications or nagkaroon ng telecoms in the Philippines. So noong 1928, ang American-owned, yung PLDT, ay in-incorporate and binigyan ng franchise ng gobyerno natin to establish and operate telephone services sa Pilipinas. So may mga small phone companies in the provinces were acquired to speed up the rollout process. Noong November 28, 1928, the Philippine Long Distance Telephone Company or yung PLDT, the leading telecommunication provider sa Pilipinas. So in-establish siya through the Act 3436 by the Philippine Legislature and approved by the American Governor General na si Henry L. Stimson. Merging four telephone firms under common United States ownership, the law granted PLDT a 50-year charter at the right, so magkaroon ng karapatan to establish telephone lines to various areas within the country. So sa loob ng 40 years from the date of its approval. So sa short span ng 2 years or in 1930, the Philippines was first linked to the outside world. So gamit ang radio telephone services to the United States at sa iba't ibang parte ng mundo. So gumamit na ng radio telephone services. However, noong World War II, the telephone services was interrupted with communication infrastructure ay mga nasira or na-ruin. So with the massive na US aid sa Pilipinas noong taong 1940s and 1950s, naka-recover yung PLDT quickly. That is, noong 1940s and 1950s, PLDT recovered so quickly. Dumami pa ang mga gumamit ng telephone during the 1953. Noong 1968, ang mga Pilipino is na-connect na natin to the other country. On December 20, 1967, a group of Filipino entrepreneur and a businessman na kung saan pinangungunahan ni Ramon Cuanco, tinook over niya yung PLDT. So bumili siya ng share. So after buying yung shares from the American telecommunication company GTE, so napasa kamay ng group ng Filipino entrepreneur and businessman led by Ramon Cuanco ang PLDT. So one of the first steps taken by the Filipino management was to enlarge the scope and accelerate the pace of the PLDT expansion and modernization program. So kung saan in-include nila ang Nationwide Rural Telecommunication Development Program in support of government initiatives designed to establish modern telephone system in the countryside. So tinarget nila na kahit mga nasa probinsya ay masakop ng ganitong technology. Noong 1970, ang PLDT was nationalized by the government o naging pag-aari ng gobyerno ang PLDT sa pamamagitan o sa through President Ferdinand Marcos. And noong 1981, the company purchased all of the assets and liabilities of Republic Telephone Company, becoming the country's telephone monopoly. Then on 1981, in relation sa existing policy of the Philippine government to integrate the Philippine telecommunication industry, the PLDT company purchased all of the assets and liabilities of Republic Telecom Company. So kaya becoming the country's telephone monopoly na ang PLDT. Then on year 1986, however, after President Ferdinand E. Marcos was overthrown dahil nung nagkaroon ng EDSA power revolution, so ang PLDT is naging private na. So by 1995, with the passage of Telecommunication Act and the subsequent
the regulation of the Philippine telecommunication industry, ang PLDT have been demonopolized. Then, noong 1987, nagkaroon na tayo ng cellular telephone network. So, ang PLDT, in-establish niya yung kauna-unahang cellular telephone network sa Pilipinas. So, yung year 1987. Noong 1993, yan yung tinatawag na birth of the Philippine Internet. So, with the support of the Department of Science and Technology and the Industrial Research Foundation, yung PhilNet project na tinatawag noon, pero ngayon tinatawag na siyang PHNet. So, during the 1993, merong tatlong representative from the different university, from Ateneo, DLSU, tsaka UP, which played a role in connecting the Philippines to the World Wide Web. Noong July 1993, yung phase 1 of the PhilNet project shifted into full gear matapos silang makareceive ng fund or ng financial assistance from the DOST. So, it provides to be successful nung may mga estudyante from partner university na nakapag-send ng email through the internet ay by routing them through the PhilNet gateway at ADMU. So, yung PhilNet gateway na yon sa ADMU is nakakonect sa Victoria's University of Technology in Australia. So, in addition, nung 1993, may 12.5 million pesos na grant for the first running cost na inawarded by the DOST para makabili ng mga equipment and lease communication lines para mumpisahan na yung second phase ng project. So, kaya nung 1994, 1 year after noon, so nagkaroon na tayo ng first internet connection. Si Beggie Tan, who was working for Comnet, established Philippines' first connection to the internet. So, at a PLDT network center sa May Makati City. Noong March 29, 1994, at 1:15 PH time yun, the router Cisco 7000 or 7000 that connected the Philippines to the internet was switched on. So, yun yung eksaktong oras at araw kung kailan na switch on yung router natin na kung saan nakikinoconnect ang Pilipinas sa internet. So, dito din 1994, si Bill Torres ay tinaguri ang grandfather of the Philippine Internet. So, move tayo sa mas detailed na part nitong history nitong 1994. Noong March 29, 1994, 10:18 yon, si Dr. John Brule, isa siyang professor ng Emeritus in Electrical and Computer Engineering sa Syracuse University, in-announce niya na ang ganito, sinadya ang word-in na word. Sabi niya, during the first international email conference at the University of San Carlos Technological Center in Talamban, Cebu. So, this signified the PhilNet 64 kilobyte connection was live. So, doon, yun yung sinend sa atin. So, yun yung unang email. Yan, yung word-in na word. So, sinend yun ni Dr. John Brule, a professor from Syracuse University. So, in-announce siya at first international email conference at the University of San Carlos in Talaban, Cebu, na kung saan may 64 kilobytes na connection. So, ganun kabagal yung connection, pero ang laking impact nung isang email na nasend na yun sa ganun klaseng speed ng connectivity. So, yun ang nagpatunay na may live connection na tayo sa internet. So, this is considered, o yung araw na yon na nakapag-send ng email is considered as the day that Philippines is finally connected to the international web. So, early morning, March 29, 1994, mga 1:15 AM bago yung pagsesend ni ng word-in, noong March 29, 1994, 1:15 AM, si Beggie Tan in-establish yung Philippines' first connection to the internet at a PLDT network center sa May Makati City. So, he posted the first short messages to the Usenet news group, SOC Culture Filipino, na yung that a link is already live or meron na talaga tayong live na internet connection. So, ito yung quote niya. As of March 29, 1994, at 1:15 AM, Philippine time,
Unfortunately, 2 days late due to slight technical difficulties. The Philippine was finally connected to the internet via Sprint link. So the Philippines router, a Cisco 7000-7000 router, was attached by a service of PLDT and Sprint communication to Sprint Links router at Stockton, California. So the gateway to the world of the Philippines will be via NASA Ames Research Center. So for now, sabi niya, a 64K serial link is the information gateway to the rest of the internet world. Kaya nung 1994, kaya sinabing first internet connection niyan, doon pa lang kasi naging public ang internet connection. So it was only in 1994 that internet was become available to the public. So during that time, ang 64 kbps was a great thing, and while internet was there at the campus, the hundreds of thousands of university students kept on thinking how it could possibly change the way students learn and change the way people live, and how it can help develop the country, or as simple as what is internet. So doon pa lang nagtatanong yung mga estudyante kung ano nga ba ang matutulong ng internet. Sabi nga dito, ito yung pinaka winning natin na time na kung saan nakapag-connect tayo sa internet, yung 64 kbps, at malaking parte yon ng history ng ICT sa Pilipinas. So siguro sa start it looks small, so kung ikukumpara natin sa present generation technology ngayon, kasi kung isipin natin nasa 100 kbps na tayo ngayon, samantalang noon nasa 67 kbps lang tayo or 64 kbps lang tayo nag-umpisa. And on year 2010, merong 29.8 million internet users sa Pilipinas. Yan. So dumami na ang internet users natin. And on 2011, pinangalanan ang Pilipinas na social networking capital of the world. Bakit siya tinawag na ganyan? Kasi nga, with a percentage of 93.9 for Facebook alone lang yun. So ganun ka ano ang mga Pilipino sa social networking. Tinawag tayong social networking capital of the world because of Facebook. So in 2012, nagkaroon tayo ng Cybercrime Prevention Act of 2012. So it was officially recorded as Republic Act number 10175 on September 12, 2012. So dahil yan sa mga dahil din yan sa pagkahilig natin or paggamit natin or pag-abuso sa social networking site at sa internet. Kaya noong 2013, as times goes by, nagkaroon ng massive growth of the country's mobile network. So our mobile cellular subscription nag-reach siya ng 102 million. So ganun kadami ang may mga cellular mobile cellular subscription sa atin. And on year 2013 din, dito inintroduce ng PLDT yung fiber service nila. So yung fiber service na yon, nakakapag-provide yon ng connection na up to 110 Mbps. And at the same time, inintroduce na rin ng PLDT ang fiber service nila na up to 110 Mbps. Noong 2014, nagkaroon tayo ng fastest growing connection. So dumami ang mga nakaka-connect na sa internet. So the Philippines names the fastest growing internet population in the last 5 years. So nagkaroon tayo ng with a growth of 531%. So ganun, hindi lang doble, hindi lang triple. So number of Philippines internet users at 38 million out of a population na 100 million. So nasa 38% out of 100% na Pilipino ang or internet users. Noong 2017, may tinatawag na internet connection population penetration. So nagkaroon ng 119 mobile phone subscription sa country natin, which is 117% penetration rate. So nagkaroon ng 95% prepaid, then greater 10% broadband subscription, 55 mobile
broadband subscription and 80% subscribe to the lowest speed plans na 1 to 3 Mbps. At present in today's ICT at the Philippines, the time we spent online was 3.2 hours on mobile phone and 5.2 hours on desktop or tablet. So yan yung inaalat natin na oras. And ito yung mga top Filipino online activities. So 47% sa Facebook, 15% sa gaming, 29% sa shopping, and 19% ay mga online videos or YouTube. And sa search, nasa 13%. Kung makikita natin ang Filipino na mas madami ang nagpe-Facebook, followed by shopping, then online videos or YouTube, then gaming, then search. Then currently, we have one of the highest digital population in the world. The internet user growth rate shows no sign of slowing down either. So, parami ng parami at palaki ng palaki ang population natin na gumagamit or nagtatangkilik sa internet connection or sa ICT or in terms of technology. Thank you for watching to my YouTube channel. Don't forget to subscribe and click on bell icon to get notification on my channel. Salamat po!